Hi guys, good morning. So ayun guys, so early in the morning, tignan mo naman ang aming style. Ay naku, hindi na kami natapos-tapos sa aming snowing, oh. Hindi naman sa nagre-reklamo, pero alam mo yung asang-asa ka na pwede ka nang mag-light jacket. Asang-asa ka na hindi ka na magbo-boots, tapos magpag-boots ka na ulit, magja-jacket ka na ulit ng makapal, tapos, ay sorry naman. Tapos mag-ano ka na naman, mag-tuk ka na naman. Hi! Hi and good morning mga friend, no? Katatapos ko lang magkape. Tapos, habang nagkakape, nanunod ka ng balita. Nilagay tayo ng mga damit-damit sa mga kanya-kanyang pwesto. Tapos, eto, masarap magkape ng ganito yung panahon, mga friend, no? Tapos, nanunod ka ng balita. Mapapanood mo sa balita. Kasi ako updated ako sa mga ano mga friends sa TV Patrol. Mga balitang Pilipinas pinapanood ko. Actually mas updated pa ako sa balitang Pilipinas kaysa dito sa Canada. Ayun nga mga friend no. Napapanood ko pa rin na kahit na alam nila na ano yung dito sa Canada, alam na nila na recession, ang hirap ng cost of living, ang daming problema sa housing. Alam mo yung intention pa rin ng mga kababayan natin na mag-abroad? Nandun pa rin. No? Kasi meron akong mga kaibigan na ano na nakikita ko, nagpo-post siya, nagsishare siya yung alam mo yung gusto pa rin niya, yung intention niya na ano, umalis ng Pilipinas at i-try mag-abroad. Gusto niya kasi nga, una-una, mga friend, mahirap. Mahirap din sa abroad, mahirap din sa Pilipinas. Hindi mo lang kung saan pupunta. Kasi nga, unang-una na sa lahat, ang laki ng diferensya ng pera kasi ng nasa abroad. Yung value, halimbawa, pagpalagay na, huwag natin lalo yung value ng Canadian dollar sa Pilipinas, ano siya, malaki ang diferensya. Alam mo, isang Canadian dollar o ay 41 pesos. Diba? Iisipin mo mga friend na ngayon, tumaas ang gas. Ang gas dito ngayon sa Canada ay nag-average siya ng $1.50. Kung palagay na natin $1.50 ay 60 pesos, no? Sa Pilipinas parang ganun din, 60 pesos ang gas sa Pilipinas. Tapos, ang layo ng salary ng minimum wage ng Canada sa per day ng Pilipinas. So, ang minimum wage dito, pagpalagay natin mga friend ha, gusto ko lang ipahapyawan kaya ang daming nag-a-abroad. Kasi, yung gas sa Pilipinas, same lang, 60, baka mas mahal pa eh, or something more or less, pagpalagay na natin nasa ganun. Tapos, ang salary, ang layo ng diferensya. Tulad dito, ang minimum wage dito sa Alberta ay 15 per hour. Sa Pilipinas, ayaw, ang 15 per hour na yung mga friend ay nasa 615, parang ganun, 615 per hour. 615 pesos per hour kung i-compare natin. Tapos, sa Pilipinas, 850 ba ang per day? So, ang layo mga friend, yung per day ng Pilipinas, parang 1.5 hour na gagawin lang dito sa Canada. Tapos ang gas, same lang ng spend, same lang ng
Same lang ang gas. Alam mo yun, sambaba, yung anak mo, nang hingi ng McDonald's. Mommy, I want McDonald's. I want Big Mac. Ang Big Mac sa atin, noong time na nandyan ako, 150. Isang ano naman na yun, isang meal. Ewan ko lang ngayon, magkano ngayon ang Big Mac sa Pilipinas? Siguro mga 200. Pagpalagay mo na, kasi matagal na yung 150. So, ay, dalawang anak mo. So, 400. hindi naman pwedeng isa lang ang kakain. Tapos, yung 850 mo a day, 450 na lang matitira. Pero hindi naman araw-araw, kung sakali lang nagkataon, syempre yung mag-spend ka rin sa kanila sa mga ganung bagay, no? 400 na lang, ay 450 na lang, yung 400 na kinain sa McDonald's once lang, marami na sanang pupuntahan, ganun. Pero dito kasi mga friend, yung per hour mo na $15, hindi mo mararamdaman kung nagastos mo ba siya sa McDonald's. Kasi ang per meal dito, usually, pagkakain ka sa labas, parang nasa 15 din eh. Pero hindi mo mararamdaman kasi isang oras mo lang siya ginawa. Tsaka, alam mo yun, ang laki ng diferensya. So yung 15 times 8 mo, ang laki, compare mo sa isang per hour lang sa per day sa Pilipinas na 850. Ewan ko lang mga friend, kung kami din ang nasa Pilipinas, hindi ko alam kung anong bang style ng buhay namin pag kami yung nasa Pilipinas. Kasi sobrang nagpapasalamat na lang kami. Nung time na dumating kami dito, syempre, iba naman din noon kaysa ngayon, kasi ang mahal ng bilihin ngayon. Tapos, ang mahal sa housing. Noon parang, although mahal nun, pero parang hindi katulad ng mga na ngayon na mga sa inflation rate nga, mga friend, no? Siguro noon, kung kami nasa Pilipinas, siguro kung magkakaroon man kami ng sasakyan, iniisip ko lang. Siguro yung alam mo yung owner type jeep, maganda na yun sa Pilipinas, mga friend. Yung punta ka sa bukid, meron kang malengke ka, ano na yun, social na yun. Yung meron kang owner type jeep, pangarap ko yun dati, magkaroon lang ako ng ganun. Parang social-social na. Diba? Pero dito kasi, mga friend, sa Canada, nabasa ko sa isang ratio na statistics nila, ang sasakyan dito sa Canada, sa typical na Canadian mga friend, 1:1 ang ratio ng sasakyan sa isang household. Kung ilan ang tao, ilan anak mo, kanya-kanya ng sasakyan. Sa typical na Canadian yun, ha. Tapos, dito parang 16 years old, binibili na nila ng sasakyan. Yung mga, syempre, yung mga nakabuelo na dito, yung mga nagkaroon na ng patagal na dito, ganun. Pero, syempre, depende pa din. Kung sa Pilipinas naman, kino-compare ko, kung mayroon ka mang maipundar ng mga sasakyan o mga lupa, pa nagkasakit ka, ano yun, parang mawawala din kasi nga wala kang ibang option, parang ganun. Kaya, marami tayong mga talagang gustong mag-abroad, hindi mo naman sila masisisi din. Kasi nga, sa Pilipinas, struggle ka din. Sa Pilipinas, may challenge ka din, tiyaga ka din, tapos yung, alam mo, yung sacrifice ka din. Pero parang ang bagal ng ng pag-unlad. Hindi ka tulad dito sa abroad. Nag-struggle ka, nag-sacrifice ka, na same din sa Pilipinas nararanasan mo. Pero nakikita mo na nakakabili ka ng sasakyan kahit naka minimum wage ka dito mga friend, mga naka brand new, mga kababayan natin, mga naka brand new silang sasakyan. Sa Pilipinas kasi malabo yung ganun na magkakaroon ka ng sasakyan sa Pilipinas ng ganun lang yung salary mo na minimum. Sa atin ang mga nakasasakyan, yung mga talagang mga talagang mga nag-office, manager sa bangko, mga naka-call center, ganun yata. Ganun, di ba? Dito kasi mga naka-McDonald's ng Tim Hortons na nagtatrabaho, mong gaganda ng sasakyan nila.
So ano, yun ang na-differentiate ko mga friend ko. Kasi nung yung napanood ko nga, hindi mo rin sila masisisi na gusto nila mag-abroad. Mga kaibigan, mga kababayan natin na gusto mag-abroad. At sabi nila, dito, sabi nila dun sa statistics na nabasa ko nga, no, kapag ang isang immigrant na nandito na sa Canada, parang nasa 8 to 10 years ka na nandito sa Canada, kumbaga nakabuelo ka na, stable ka na, sana ay stable ka na, dapat stable ka na. Sa 8 to 10 years, may bahay ka na, may sasakyan ka na, kumbaga nakapag-ipon ka na, ganun. Pero iba naman nga kasi yung kasi nakabuelo na sila mga friend, no. Hindi katulad ng mga baguhan ngayon, yung mga newcomer. Mga newcomer ngayon, mga friend na pupunta dito, aywan ko lang kasi sa totoo lang, ano pa rin ngayon eh. alam mo yung economic crisis ngayon, yung recession, nandun pa rin talagang recession ngayon eh. Kaya nagbabawas sila ng mga tao or ano. Kaya iba kasi noon mga friend eh. Ganun. Sa bagay, yung ano naman, ang sa bagay naman mga friend, no. sorry. Para iba yung boses ko. Lalamigan. Sa bagay mga friend, no, yung kapalaran mo naman kasi, kapalaran ng isa nating kababayan ay hindi mo magiging kapalaran. Yung kapalaran ko ay hindi magiging kapalaran ng iba. Ganun, may kanya-kanya na kasi natin kapalaran. Pero depende nga. Hindi ko naman gene-generalize na kapag nag-abroad ka, ay alam mo mag-improve na yung buhay mo. Hindi naman, hindi ko gene-generalize na kapag nag-abroad ka ay uunlad na yung buhay mo. Depende pa rin sa'yo yun. Nasa sa'yo pa rin yung opportunity na dadating sa'yo kung paano may i-grab, alam mo yun. Ganon yun mga friends. So, at saka yung ano, yung quality ng life dito sa Canada, napapansin ko na better talaga, lalo na sa mga bata. Yun ang importante sa amin, yung importante talaga yung mga anak, mga bata, mga ganyan. Kasi tayo naman, aalis naman tayo dito sa mundo. Alam mo yung sana ma-build yung bata na ito, sana maging okay sila bago tayong matigokers. Okay yung mga anak natin. So, andun yung goal na sana okay. Lalo't na meron kaming Ate Miles. So, syempre, grab natin na i-grab ko anong may offer di Canada sa atin, mga friend. No? So, ano, ganun mga friend. Nandun na tayo, there's no place like home. Syempre, ibang-iba talaga sa Pilipinas. Nandoon na yung buhay natin, doon na kinagis na natin, yung tradisyon natin, yung mga namimiss ko ngayon, pagsusungkit ng arapilis, ng kamatsili, kasi laking probinsya, alam mo yun nandoon. Pero hindi tayo doon mag-stop lang sa ganung buhay. Isipin natin talagang hanapin natin yung path natin kung saan tayo uunlad, parang ganun. Therefore, I conclude, may pag-ganun, naman. Na pag nasa Pilipinas ka, alam mo yun na wala kang datong, mahirap. Kung may datong ka sa Pilipinas, go. Pero kung wala, paano na lang, di ba? Ayun, kaya mahirap din mga friend. Siyempre, ayun, iwan ko na lang sa'yo ang kasagutan. Saan ba talaga ano yung buhay na maalban sa Canada or sa abroad or sa kung saan. Hindi lang naman kasi dito mga friend nag-abroad yung mga kababayan natin. May sa Australia, may sa New Zealand, Canada, US. Talagang ang dami nilang gustong umalis sa Pilipinas na itry nga paano. Kasi nga, mahirap sa Pilipinas, mahirap sa abroad. Saan tayo? Sa ano? Saan tayo na lang? Sa Jupiter na lang. Sa Mars. mga kumars na lang. Ayun. Kung na-challenge ka sa, kung na-stress ka sa Pilipinas, may stress ka dito. Dito ka na lang ma-stress, mga friend. May stress ka na lang sa Canada. May stress ka na lang sa abroad. At least yung stress mo, binabayaran ng dollar. Yung pagka-stress mo, dollar ang bayad, mga friend. Sa Pilipinas, may stress ka, utangin. Sorry lang. Di ba yun naman ang truth, mga friend, na therefore I conclude, if you stress, go for the dollars and not for the, ano, utangs.
Ayun, kung magkakautang ka naman, pag mag-abroad ka, syempre may uutang, ginuutangin mo si kanya para meron kang panglakad ng papel. Yung iba talaga na ganun talaga ang ano nila. Pero nakakabawi sila, nagbabayad, nakakabayad sila. And then, pag nakabayad ng utang, di magsasettle dito, makakaipon, tapos ganyan. Okay, ang sarap manood ng ganun, ano, ng ganun mga, ano, story, mga friend. Ayun, dollars is for the go, for the gold. Dollar for the gold. Ganon. Wala, yun lang. Thank you so much mga friends sa mga nanonood. Please subscribe. Thank you for watching. Yun ay akin lang mga friend ha. Sa iba, iba na naman. May sa iba, may iba pa rin ang kanilang opinion. Entitled po kayo sa opinion ninyo. Sa akin, yun ang opinion ko. So, open po ang comment section sa inyong mga comment at sa inyong mga opinion and ideas. Bye! Good morning, everyone!